Dahil panahon na naman ng budget hearings, nabibigyang halaga na naman ng publiko, hindi lang ang pinangalanan ng mga pondo o pinaglaanan ng mga pondo, kundi maging ang kabuang utang ng gobyerno. Sa ngayon, magkano na nga ba ang suma total ng kautangan ng bansa na siyang inilalaan para punan ang kinakailangang pondo sa mga proyekto? Sa kwentong ito, makasama natin si Aileen Talipin. Uutang ang gobyerno ng 1.537 trillion pesos para mapunan ang kakulangan sa panukalang pambansang budget sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Ayon kay Joselito Basilio, Principal Economist ng Department of Budget and Management, 4.995 trillion pesos ang nakaprogramang koleksyon ng gobyerno mula sa pagbubuwis ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs at iba pang non-tax revenue, kaya hihiram ang gobyerno mula sa foreign financial institutions para mabuo ang panukalang pambansang budget. Dahil dito, sinabi ng opisyal na aakyat ng bahagya ang utang panlabas ng Pilipinas ng hanggang 17 trillion pesos sa pagtatapos ng 2025, subalit unti-unti ay bababa din ito batay sa magiging performance ng economy at koleksyon ng buwis. Sinabi ni Basilio na masigasig ang BIR at Bureau of Customs sa pangungulekta ng buwis. Patunay dito ang magandang performance ng Bureau of Customs na halos lalagpas na sa 1 trillion level. Sinabi naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman na kung titingnan ay malaki ang halaga ng uutangin, pero sa international standards ay hindi ito kalakihan. Tiniyak ni Pangandaman na mababayaran ng gobyerno ang mga utang panlabas batay sa ginawang pagtaya ng pamahalaan. Ito si Aileen Talipin para sa Kwentong Politiko.